Nag-start lahat, curiosity, paano ginagawa yung mga portrait figure. So from curiosity na nag-start ako as an artist, sinubmit ko yung sarili ko na obsession. I'm obsessed. Panganay ako, pero lagi kong nililook up, lalo na yung younger sister ko, nag-iisang babae. Then accidentally lang, nang nilagay niya yung roses sa mata niya, parang iba yung feeling sa akin, naging nagkaroon ng character, yung love, na i-transfer ko as a visual language naman sa roses. And dahil very personal nga yung motivation, very personal din talaga yung mga output ng mga artwork ko. Proseso ko, pag may pumasok na idea, photo finish na pagka iniisip yung concept. Kaya habang ginagawa mo naman yung proseso, may mga idea naman na pumapasok. Para siyang puzzle, so unti-unti nabubuo yung image. Habang ginagawa ko, mas na dumadating na idea sa akin. Habang nakikita ko yung image na natatapos, parang mas may nadidiscover pa ako sa sarili ko. Pati ako nasa-surprise din. Ma-excite ka, may ilabas kang bago na alam mo. Ito yung challenge na napagtagumpayan mo. Yung figurative kasi, ang sarap gawin sa akin. Kasi pag gusto ko kasi, pag tinignan mo yung works, hindi mo na maiisip yung model. Eh. Gusto ko universal siya para kahit sinong audience na tumingin, pwede silang makarelate kung ano yung binibig, kung ano yung sinasabi ng artwork. So ang dami niyang magiging message. Ang sarap niyang pag-eksperimentuhan. Marami kang pwedeng gawin. Maiba lang yung ngiti, maiba lang yung emotion ng mata, marami ng message na pwedeng sabihin.